Gagawin ngayon is gagawa tayo ng flower. Di ba po, also ngayon yung pag mga halaman. So, kapag magtatanim tayo ng halaman is kailangan natin yung ano yun? Kailangan natin ng patch, syempre. So para maiba naman na hindi puro plastic lang yung binibili natin is gagawa tayo ng patch na made of. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano, step by step, kung paano ito gagawin, guys. So, habang pinaprepare ko pa yung mga gagamitin natin, is ito, dito muna ako, nag-upo muna ako sa bathroom, itong flower pot na made in cement, because, kung gusto nyo pong mag-suggest ng kulay na gusto nyo ay pwede po namin gagawin yun. So, napakadali lang po siyang gawin, guys. At very affordable lang po yung puhunan sa paggawa ng isang flower. So, bakit ba kailangan pa natin bumili kung kaya naman natin gumawa, guys? Diba? Dahil tayo mga Pinoy, ay mga malikhain. So, hindi na kailangan tayong bumili pa. So, samahan niyo ako, guys, sa aking paggagawa ng flower. Tayo na, guys! So, guys, ito ang ating kailangan. Syempre, meron tayong semento. Meron tayong mga lumang damit na ating gugupitin upang ating ilagay doon sa ating hulmaan. Umpisahan na natin. So, ating ikat itong mga lumang damit upang ating lagyan ng design. So, kailangan lagyan din natin ng butas yung damit upang merong aagrusan ng tubig. So guys, ito na po yung mga hulmahan natin para sa ating flower pot. So, napakasimple lang po siya. Mga lumang baldi, mga lata, yan lang po. Basta iba't iba yung sukat niya. Tapos nilalaglayan lang po siya ng plastic. Ayan. Isang lumang baldi. Ayan po, guys. Ito isang buti ng red horse na may nakapatong na mangkok. Oh, no. And then, ito naman. Mga lumang basket. So, ito po yung sukatan namin para sa simento, guys. So, sa unang timpla namin ay magsusukat kami ng limang takal nito. So, magsusukat tayo ng tubig. So, bali, yung ititimpla nating tubig nito is, 10 takal na tubig. Thank you.
So ito guys ay tuyo na. So pwede na natin siyang tanggalin dito upang lagyan na naman natin ulit ito ng second coating. So next is gawin natin ito na pala yung mga tuyo na tuyo na pot. Tapos lagyan natin siya ng second coating, guys. Para kumapal yung pot natin kasi manipis lang yung yung una. So ito yung semento na pang nito, pang finishing na siya. Po tayong tubig dahil pagkatapos po nating makutingan yung ating pot ay papahiran din natin siya ng tubig. Ang purpose po ng tubig ay upang kuminis po yung ating semento. So next is pahiran natin siya ng tubig, guys, yung nilalagyan natin ng semento upang kuminis po yung ating pot. So tubig po yung pinapahid ko ngayon. So ngayon atin siya ibibilag dito sa araw upang matuyo po yung semento niya. Yan. So ito nakatatlo na ako, guys. Tatatlo na ako. So, hayaan muna natin siyang matuyo. Magtitimpla tayo ngayon upang atin na namang ipapahiran yung sa labas na naman siya. So, tapos na tayo doon sa may loob ng pot. So, sa labas ng pot. Papahiran na naman natin siya ng semento for second coating upang maging makinis po yung ating gawang pot. Kung dami po ng tubig is tatansyahin lang po natin na hindi siya masyado malagnaw. So, medyo malapot-lapot siya ng konti upang maganda po yung resulta ng ating minamasa na semento. Papahiran na natin siya ng second coating, itong labas ng ating pot, upang maging makinis yung ating pot. Painting, guys. Thank you.
first cooking niya. So, bago natin lalagyan siya ng pangalawang cooking is patuyuin muna natin siya ng pan. So, ito na po yung finish na nalagyan na po siya ng second cooking, guys. Iba-iba po yung sizes nito. So, ito yung size na large. Yan. Ang large is 100 pesos. Malaki po siya, guys. 100 pesos po siya. And then, itong ganito kalaki is 80 pesos. Medium. Pero kulang pa ito ng pintura. Pipinturahan ko. Ito is XL. Sa XL is 120. So, ito yung nalagyan na natin ng second coat. Ito na yung pinaka-final color, guys. So, tingnan niyo po yung design niya. Ganito po yung design nito. Ang size po nito is XL. Ito yung XL size. Ito naman yung large size. Medium size. So, ito yung size na XL. XL. So, ito na po yung tapos na, guys, na nilalagyan na natin ng halaman. So, yan na po, guys, ang mga tapos na pinturahan. May nakalagay na po siyang halaman, guys. Di ba po, napakaganda po siya. Ito na po yung aming finished product, guys. Ayan. Ayun pa. Ayan pa, guys. So, ayan po, guys. So, yun na po ang mga finished product namin. Na nalagyan na po namin ng halaman. So, hello guys! Ayun! Yan na po yung steps na pinapakita ko sa inyo kung paano po ang paggawa ng flower pot made in Sena. So, ito na po yung kanyang product. So, yun, nakalagay na po mga halaman. Nasalikuran ko, guys. Ito. Meron na po kalagay ng mga halaman, guys. So, ito yung wala pang mga laman. Ito yung may excess na sa personal na gamit natin sa buhay. So, ito ay pangbintana namin. So, yung mga hindi ko pa na lagyan ng second coating or second coating siya. So, yun na yung mga pang, ano na, extra na siya, pang binta na natin. So, kung sino yung gustong bumili, ay willing po kami mga. At mag-suggest po kayo na gusto niyong kulay at gusto niyong design para sa akin. So, maraming salamat, guys, sa inyong panonood ng aking video kung paano gumawa ng isang flower pot na isang napakasimpleng flower pot lang po siya, guys. So, hindi na tayo kailangan bumili kung kaya naman natin dahil napakasimple lang po yung proseso sa pagawa nito. So, alam ko po, guys, na madami na kayong nakikita ang ganitong video yung kung paano gumawa ng isang flower pot. Pero, panoorin nyo pa rin yung video ko. Iba't iba naman kami ng lugar. Iba't iba yung
yung ano namin, the way how we make the flower. So ngayon, huwag niyo akong kalimutan subscribe. May kasakin ako guys, maswerte po kayong nanonood ng aking video kapag hindi niyo iskip ang aking channel. At lalo maswerte kung yung nanonood yung aking video hanggang sa dito. So sa muli na nang kikita guys, at samahan niyo ako sa panibagong upload ng aking mga video. So once again, this is Jessie Style. Welcome to my channel. Ini kita mau kita omongin deh, jadi ini adalah orang yang cukup.